Dahil sa husay at galing sa sining, nagkaroon ng exhibit ang proud Pinay na si Maricel Mercado-Lelieveld, isang art exhibit na nga ang kanyang nailunsad sa Netherlands. Ano-ano kaya mga estilo ng sining na kaya niyang gawin? Makakakwentuhan natin this morning ay isang Pinay painter sa Netherlands. Mga kapuso, please welcome Miss Maricel Mercado-Lelieveld. Good morning, Miss Shalini, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning, mga kapuso, at kuya Morgan po sa'yo, Miss Ara. Nah, kahit hindi ko naintindihan, nag-gets ko na lang good morning yon. Kamusta po kayo dyan sa Netherlands? Okay naman po. Ayan, medyo maluwag-luwag na kami dito. Opo, naku, good news po yan ha. Ilang taon na po ba kayo dyan sa Netherlands po at ano po ang trabaho natin? Ayan, bali 10 years na po ako and dati po ako sa logistics, international logistics company. Pero nagtayo ako ng sarili kong business. And of course po, Michelle Lunia, sa inyo pong free time, where do you spend more of your time? Ako, napakarami po dahil ako po ay mahilig sa photography, sa painting of course, and sa vlogging. Wow! Nako naman po, ma'am ha. Ano naman po yung karaniwan po ninyong pinipinta? Bali, mga still life, portraiture, and landscape po. Pero Michelle Lunia, self-taught po ba ito o nag-aral po kayo? Self-taught po ako na nag-start pero nag-aral din po ako sa Belgium ng pagpipinta. Ay, nakakatuwa naman po niyan. Pero po, Ma'am Shelloni ha, noong bata pa lang po ba kayo ay gumagawa rin po kayo ng mga greeting cards for extra income, madiskarte po ha. Ano ba yung naging inspirasyon ninyo? Ayun, so nakita ko po sa parents ko na meron silang bag and belt business. At natuto ako sa murang edad ng pananahe. And naisip ko sa sarili ko, paano ba ako kikita sa sarili kong paraan? Ayun. Nakakatuwa naman po yan. Mga ilang taon po kayo noon? Siguro, yung nag-start ako sa pananahe, 7 years old. Pero yung gumagawa ako ng mga artworks at saka yung greeting cards from grade 5 up to hanggang high school na. Wow naman. Pasigurado marami po nagpapagawa sa inyo para sa mga girlfriend at boyfriend, ano? Pero syempre po ha. Ma'am Shelloni, sa inyo po mga paintings, ano po yung pinaka-paborito nyo at yung may pinaka-magandang story behind? So, lahat po ng paintings ko may story po sila. Pero dalawa po yung pinaka- gustong-gusto ko. Una yung portrait ng aking mother na she passed away 4 years ago. And yung isa, yung father ko, nung bumisita siya dito sa Netherlands, nag-take ako ng picture sa kanya. Nandun kami sa parang probinsya ng Netherlands. And then, nakatanaw siya sa malayo. And sabi ko sa kanya, bakit ka nakatanaw dyan? Anong naiisip niyo? Sabi niya, sana nandito yung nanay mo. And just last month, on his 70th birthday, isinend ko yung painting ko sa kanya. And, you know, he's so happy with that. Naku po, Ma'am Shelloni, we are very sorry po to hear about your mom, ha? Medyo naiyak po ako sa sinabi po ng inyong ama, pero kailangan po ha, tanungin ko na rin po sa inyo, last 2019 po ay you launched an art exhibit po in Netherlands. Ano po ba yung gusto nyong ipakita sa exhibit na ito? Actually, 40th birthday ko po yon. And then gusto kong i-showcase yung lahat ng mga artworks ko. At the same time, gusto ko ipakita yung mga Filipino icons. And gusto ko ipakilala sa lahat ng mga guests ko, itong kagaya nitong nasa likuran ko, si Senator. Well, syempre po, ano naman po yung gusto nyong sabihin sa mga nagnanais na maging kagaya nyo na may passion po sa painting? Ayan, sa mga nagnanais maging isang pintor, mag-aral kayo na mag-aral, magbasa ng libro,
And maswerte kayo ngayong mga panahon na to kasi may mga social media na, di ba? And marami dyan na mga tutorials and practice lang ng practice para mas maging magaling kayong painter. Yes po, I agree. At laging gawin mula sa puso. And of course po, ano naman po ang mensahe nyo sa mga manonood this morning at syempre po sa inyong pamilya dito sa Pilipinas? Ayan, sa mga magulang na nanonood dyan, kung nakikita nyo yung inyong mga anak na may potential or may hilig sa pagpipinta, supportahan nyo po sila. And para sa aking pamilya, mahal na mahal ko kayo and I miss you and I hope na magkita-kita na ulit tayo. Yes, kami lang po. Matatapos din ang lahat. Maraming maraming salamat po, Michelle. Miha, ingat po kayo dyan. Walang anuman po and grakadan. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ka mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.